Lods, grabe silang magtanong. Dapat magtanong sila yung may sense. Oh, buti pa ito nag-iisip ito eh. Oh, buti pa naisip nito. Naku, tularan nyo nga itong follower na to. Oh, dapat may sense yung mga tinatanong. Lods, may tanong ako. Ang tsak may sense ito. Naku, ilang butil ba ang bigas? Ang isang kilo para malaman ko po. Punong-puno ng sense yung tanong mo. Tabungunan ko kaya ng bigas itong tao na ito. Sino ba itong follower na to? I-text mo at text mo nga yung ano mo sa akin. Yung pangalan mo, kung saan address ka. At bala kitang tabunan ng bigas eh. Buisit na to. Pabibilang sa akin yung butil ng bigas. Actually, ang isang cup niya nasa 422,000 na pieces ng butil. Kasi ang isang piraso ng bigas ay 0.0000. Hayaan mo na sila, Lods. Ang sa akin lang, yung langaw ba pag namatay nila, langaw din? Notice me. Masyado maraming concern sa langaw dito. Nakaraan, uod ba? Inuuod pa. Ngayon naman yung langaw ba pag namatay nila, langaw din? Alam niyo yung mga lang. Parang hindi naman. Kasi nung isang araw bumili ako ng flypaper, yung parang pandikit siya. Di ba nahuhuli nun yung mga langaw, dumidikit siya doon, syempre namamatay. O para lang, parang wala naman ako nakikita na dumadapo sa kanilang kapwa nila langaw. Siguro concerned din sila sa isa't isa. Ngayon, ayaw nila na ganun. Yun, baka ganun nga. Yun, ayan. Pero tandaan mo, hindi naman lahat ng ano, hindi porke namatay nila langaw. May mga buhay din na nila langaw. Yung kapitbahay nga namin si Aling Buning. Naku, lagi yung sinusundan ng langaw, pero boy pa siya. Lods, anong sunod sa city? Sana manotis na. Sirit ka na ba, Lods? Oh, pinasisirit mo na agad ako. Hindi ko pa nga sinasagot yung tanong mo. Matalino ito. Diba? Ano daw yung sunod sa city? Oh, ang sunod ng city, Utsu, tapos Nuibi, tapos Gis, Unsi, Dusi, Trisi, Katorsi. Ha? Oh, ano? Ha? Oh, maiwan na kita dyan. Buisit ka. Magbibilang pa ako. Kainis to. Alam mo, smart ito, smart. Lods, Ariel, mula nung mapapanood ko yung mga video mo, naging palautot ako. Nakatawa sa'yo. Kasalanan mo, Lods. Ha-ha-pis. Tawa-tawa ka pa dyan. Sinisisi mo pa ako. Ha? Ha? Malaking tulong pala yung video sa'yo. Nadodotoxify ka. Nalalabas mo yung toxin sa katawan mo. Hindi ka na kailangan bumili ng mga mamahaling capsule sa mga gamot na pampantitoxify. Video ko pa lang, nadedetoxify ka na. Oh, kaya lang dyan sa bahay nyo, laging lang half sarap dahil sa utot mo. Habang nalilinis yung system mo, yung mga kasama mo naman sa bahay na lalason dyan sa utot mo. Kaya kapag manonood ka ng video ko, lumabas ka ng bahay, doon ka mag-umutot ng wantosawa. Ha? Ha? Tapos kasisisisi mo sa akin. Talaga itong mga followers na to, walang utang na loob. Sila na ngayon na libre ng detoxification eh. Lods, naaawa na ako sa'yo. Baka ma-high blood ka sa mga tanong. Huwag mo na lang kayang basahin. Buti pa to, naku. Salamat sa concern mo. Naku, naaawa talaga sa'kin. Pero Lods, bakit kaya ginawang circle ng Diyos ang araw? Bakit hindi square? Ma-high blood talaga ako sa tanong mo, ah. Uminit yung ulo ko para sing init ng araw na tinatanong nyo. Diyos ko, patawarin niyo po sila, hindi nila alam kung ano yung tinatanong nila, pati po yung mga nilalang po ninyo, kini-question po nila kung ba't ganon. Pati ba naman yung araw, kini-question mo ang Diyos kung bakit, kung ba't bilog. Hindi kasi pwedeng square, hindi magiging pantay ang distribution ng liwanag. Halimbawa sa bahay nyo, yung kabila, madilim-dilim, isang harap, maliwanag. O kaya ganun siguro yon.